banat po ni Senator Rapi dito sa mga customs. Anyway, nandito po tayo ngayon sa Disney Sea. Grabe, may show dyan mamaya eh. May show dyan sa si Mermaid daw. Magkakatawang tao. Anyway, pag-usapan lang natin ng kabahagya bago magsimula itong mermaid show dito sa Disney Sea Tokyo. Kasi alam nyo, nakita ko yung video. Siyempre, video ni Senator Rapi, marami na namang, hindi naman marami, may mga ilang pumuna na bakit daw ganun, may pagka ano daw si Senator Rapi, parang ba't naman niya ginaganon yung mga customs officials. Alam nyo, lagi nyo hong tandaan nito ah. Pag ikaw pumasok ka in a government service, pag ikaw ay pumasok bilang official, ikaw ay naging public official, much is required from you. Ibig sabihin, mataas po ang standard. As sa katunayan, meron nga ho tayo sa batas niyan. Nakalimutan ko lang ano eksaktong article. Pero meron tayo sa batas niya na nagsasabing dapat ang isang opisyal ay karangal-rangal, mataas ang pamantayan, much is expected from them. Kasi, why? Because it is the people's money ang kanilang sinasahod. Kinakain nila ay pera o tax ng taong bayan. Diba? So much is required from them. Ngayon, because of that, dapat lamang po pag sila ay nagkamali, eh talagang banatan. Wasakin kung dapat wasakin. Ah, kung if they cannot take it, mag-resign sila. It's not us ang mag-a-adjust para sa kanila. At trabaho din ng mga senator, kaya nga may check and balance eh, sa mga legislative at saka sa executive branch. Somehow, maganda po ang hirit sa ako. Ako medyo I starting to like Senator Rapi. Although, of course, hindi ko naman masasabi in the future, everything na gusto niya ay magiging gusto ko. Pero, I'm starting to like him kasi sabi ko nga, napakawalang niya din talaga ng mga customs. Eh, no? The mere fact na napakaraming peke, napakaraming, fake products, fake, everything, maraming hindi ano, ibig sabihin, no, ano talaga, merong mga nakakalusot sa customs. The mere fact nga na, di ba, yun nga lang sa droga eh. Tataka kayo, bawal na sa Pilipinas ang droga, pero bakit nakakalusot? Kapabayaan eh, di ba? Tapos, nagalit si Senator Rapi kasi pinahiya yung mga flight attendant, pero yung mga na-identify ng mga smuggler ay hindi ho nahuhuli. Alam nyo, sorry to say ah, pero napakaraming smuggler sa Pilipinas. Marami ho ang nag-i-smuggle ng mga kung ano-anong item dito sa Pilipinas. The mere fact nga, halimbawa, di ba? Ito nga yung something na, halimbawa dito sa Japan, confident ka na hindi ka makakabili ng fake item kasi nga matindi yung pagbabantay nila. Bakit sa atin sobrang dami? It's because may malaki ho talagang problema. Pinababayaan ho eh ng customs. So dapat lang po talaga silang banatan at sigawan. Kasi tayo namang mamamayan, hindi naman nila pinapansin. So dapat talagang banatan ho itong mga custom officials nito. Then much is required from them. Yan ho ang totoo. So sana po talagang sandali nga, ingay-ingay nitong anon to. Sandali, nagsasalita ako eh. So nandito pa rin po tayo sa Disney Sea. Pag-uwi ko, ganyan na rin ako magsalita. Naku, start na. Naku.
Lalabas na ho si... Many, we love you. Show your love for many by joining in the dance and having a great time. Sayawan daw. Many, we love you. Naku, si Manny. Si Manny Pacquiao daw si Sayaw. Mag-live ulit ako mamaya. Opo, magla-live-live tayo dito as long as kaya ng internet. Anyway, yun lang po ako. Honestly, gusto ko yung ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. It's about time. May, alam, tataka iba bakit ganun siya. Alam mo, sa sobrang tigas ng ulo ng mga opisyal ng Pilipinas, dapat talagang may ganyan. Dapat nga maglagay pata. Alam mo yung ganyan yung style ni, ano, ni Senator Miriam Defensor? Nawala kasi yan eh. Ha? Ibang usapan naman yung katulad ni Gordon. Ha? Si Gordon, ala lang, talagang pinag-iinitan lang si Pangulong Duterte noon eh. Pero dapat yung mga style ni ano ni Senator Raffy, kailangan natin 'yan, yung pumupuna at kumakampi sa taong bayan. It's about time na may ganyan tayo sa Senado na meron talagang sisita. Kasi totoo naman eh. Sorry ha, pero totoo. Etong ilang mga official natin, pag mayaman pinalulusot, pero pag mahihirap, wala. Bantakin mo ang focus nila doon sa lintik na sibuyas. Instead na doon sa mga malalaking smuggler. Smuggler to ha, smuggler ng malalaking ng sibuyas. Smuggler ng mga asukal. Smuggler ng kung ano-anong bagay. E napupunan ng custom. Napapabayaan ng custom. Pero itong ilang stewardess, pinahiya na kaagad. Kailangan talaga natin ng ganyan. Sorry, magalit na kayo. If you don't like Raffy Tulfo, para sa akin, okay siya sa akin. Kasi ang kakampi niya, taong bayan. Ang pinagtatanggol niya, taong bayan. Iyan yung ini-expect natin from him. Diba? Kaya nga natin inilagay yan sa Senado. Kasi we are expecting na kung anong ginagawa niya sa programa niya, pinagtatanggol niya ang taong bayan, ipinaglalaban niya. Oo, hindi ho perfecto ha. Attorney ka butas. Umayos ka ha. Inamo ka ha. Hindi man perfecto ito si Senator Raffy. Pero at least, nakakahanap ng kakampi ang taong bayan kay Senator Raffy. Diba? Eh ikaw, ano ginawa mo kung hindi punahin lang ng punahin ang ginagawa ng mga tulpo? Kahit tama na pinupuna mo, animal ka. Diba? Mabuti pa to si Senator Raffy. Kaming taong bayan ang... ako, sabi ko sa inyo, wala ho akong ano, boses. Kung may nanonood man, unti-unti lang, pero at least meron tayong kakamping katulad ni Senator Raffy. Oh, again, I'm not saying perfect. I'm not saying in the future hindi ko siya babanatan. I will pag may pagkakamali siya. But as long as he is defending the rights of the people o yung boses ng taong bayan, eh kakampihan natin siya. Kasi sa atin, ang tama ay yung ipaglaban mo ang karapatan ng mga sabihin na nating walang boses. Eh, totoo naman. Diba? Kaya nga isang kongresista. O ito ha, may isa tayo isang kongresista naging number one sa party list. Bakit? Pinagtanggol niya yung mga rider. Pero nung nakaupo na, medyo na nahimik. Kesyo magiging gentleman na. Parang sabi ko nga, kaya ka nga binoto ng taong bayan. It's because pinagtatanggol mo yung mga rider. Nung naupo ka, abay medyo naging slight ka na lang. Naging ano ka na. Huwag mo masyadong i-feel yung pagiging opisyal mo. Ang importante kung ano yung dahilan kung bakit ka binoto. Ano yun? Ipagtanggol yung mga rider. Ipagtanggol yung karapatan ng mga rider. Eh, medyo nanahimik ka. Hindi maganda yun. At mas gusto ko yung ginagawa ni Senator Raffy. Kung ano siya nung programa niya, ganun din siya hanggang ngayon. Diba? Yun lamang po. Babalik ko tayo mamaya.